ang taong may mababa ang loob ay itataas ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the first letter of St. Peter, chapter 5, verses 5 to 7, and I read it for you. And all of you must clothe yourselves with humility in your dealings with one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that He may exalt you in due time. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Napakaganda pong pakinggan, at ito ang pangako ng Panginoon sa ating lahat, na tayo ay Kanyang bibiyayaan sa takdang panahon, sa panahon na karapat-dapat, sa panahon na kinakailangan, sapagkat alam ng Panginoon ang ating lahat ng pangangailangan. Ngunit tayo ay pinayuhan ng ating pagbasa ngayon, manatiling mababa ang loob. Kung ikaw ay mayroong kababaan sa iyong puso, hindi ka magkakamali, hindi ka maliligaw. Kahit na ikaw ay alipustahin, kahit na ikaw ay hindi maintindihan, kahit na ikaw ay alipinin o pagsalitaan ng masasama, huwag kang mag-alala sapagkat nakikita ng Diyos ang iyong pinagdaraanan at ikaw ay Kanyang itataas. Pangako ng Diyos, kung sino mang mayroong mababang loob ay Kanyang itataas. Sa ating mundong ginagalawan, tila ba nagiging kompetisyon ng lahat, nagiging palakasan kung sino ang may kapangyarihan, kung sino ang may kaya, kung sino ang may tini, sila ang nagwawagi. Ngunit sa mata ng Diyos, ang taong tumutupad sa Kanyang kautusan, ang taong nabubuhay sa tamang paraan at landas, ang taong may kababaan ng loob, sila ang tunay na nagtatagumpay sa buhay. Sapagkat sila ay nag-iimpo ng kayamanan, hindi dito sa mundo, kung hindi sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. In our dealings with one another, let us clothe ourselves with humility. Tayo sana'y gamitin natin ang balabal ng kababaang loob. Hindi tayo magkakamali, ngunit tayo ay higit na pagpapalain. Kung ikaw ay nasa punto na nasusubo na gusto mong maging mayabang, na gusto mong maging mas makapangyarihan at mas may boses sa iba, lagi mong tatandaan ang turo ng Panginoon, kababaang loob. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa paalala na kami dapat magkaroon ng isang pusong busila, pusong mababa, sapagkat ang iyong pangako ay itataas mo kung sino man ang mayroon nito. Huwag niyo po kaming pababayaan at patuloy na papaalalahanan. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video nito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. God bless you po!